Naulinig ako po kanina sa balita na hindi raw kayo nakonsulta, no? Ang mga stakeholders ng agricultural sector ukol po sa balakin po ng pamahalaan na importasyon ang maging solusyon dito po sa projected shortage ng supply po ng agricultural products, bunsod na rin po nitong sunod-sunod na kalamidad, no, particular po itong mga bagyo natin. Ano po sana ang ambag ninyo? If you were consulted, ano po ang nais nyo sanang iparating? Unang-una po, sana ay nag-inventaryo muna ang ahensya, tiyanong po yung mga, sabi nga natin, stakeholders. Kasi po, particular sa gulay, nagulat po yung ating mga kasamang mga farmers sa Benguet and Mountain Province kasi naputol po yung kalsada dahil sa bagyo, pero hindi naman po nasira ang pananim. Kaya sinasabi nila, after 1-2 days, cleared na po yung mga kalsada, pwede nang buwaba yung mga gulay. Ang naging problema sa announcement, hindi pa nga po nakukuha yung gulay nila. Tinaas na yung presyo sa Maynila. Yun po sana ang iniiwasan natin, yung speculation ng mga traders. At kasi pag sinabi ng DA mag-i-import, ang dating sa ating lahat, kulang ang supply. Sa gulay po, hindi kulang ang supply. Naputo lang po yung mga dadaanan dahil sa bagyo. Pero ngayon po ay, sabi na niya sa atin, makakabiyahe na po ang mga gulay. Unfortunately po, talagang binanggit yung import. Naging hudyat siya para itaas ang presyo sa mga palengke po sa Maynila. Kasi Sir Jason, correct me if I'm wrong, yung sa Baguio, yan yung mga highland po ng mga gulay, di ba? Yung mga panggawa ng chop suey. Pero itong mga Baguio po, na ano po, ang Ilocos, no? Kung saan naman yung mga pangpakbet, yung mga vegetables. So baka yung highland po, hindi ho ba tayo magkakaproblema sa highland dahil po ang Baguio, sabi nyo nga, parang okay naman. Pero yung mga ganyan, yung mga sa Cagayan, yung mga sa Ilocos, paano po yung mga gulay po doon? Ano yung sitwasyon po doon? Kaya po sabi natin mag-inventaryo kasi po ang gulay naman, lalo na yung mga pangpakbet natin, hindi naman siya matagal bago pwede nang anihin. Ano? Linggo lang ang binibilang o buwan. Pagka ikaw nag-protocol sa importasyon, baka ganun din katagal bago dumating. Ang kinakatakot natin, dadagsa yung imports dito, kawawa po yung ating mga local farmers. Totoo may mga tinamaan, yung sibuyas talagang wipe out yung sa bungabon, may mga tinamaan po tayo sa palayan, pero particular po sa gulay, ang sinasabi nga po natin, Miss Ali, Miss Pat, small scale po ang gulayan natin, talagang yung mga magsasakang maliliit ang tatamaan kung sakasakaling nagko-compete sila sa mga imported. Ang kailangan po sigurong tingnan, sabi natin, masyadong mababa yung kuha sa kanila, pero pagdating sa Maynila, sobrang taas. Ang sinasabi po kong dahilan, mag-i-import kasi mataas ang presyo. Ang mataas ang presyo, hindi po kasalanan ng mga farmers o ng bagyo. Kundi yun nga po, ano, mula sa farmers, papunta sa mga palengke, nandun po yung nagiging problema. Yung mga middlemen na naman. Nandun po yung, po, medyo pagpagtaas ng presyo po. Lagi na lang ito, parang since time immemorial, traders, yung middlemen talaga ang tiba-tiba. Yes. And several layers yan. Hindi bali ko isang middleman lang eh. Pero talagang plural eh, middlemen. Middlemen, but... Sunnet 25